mga boss, welcome back po ulit dito sa ating channel. Ayan na Martes Santo. Martes po tayo ngayon hanggang bukas. Merkulis Santo hanggang bukas po yung ating working days. So ngayong araw pumunta po tayo sa San Simon. Update tayo dun sa project dun. Tapos yung waterproofing installation nila dun, update po tayo. Tapos dumiretso tayo ng magalang project. So kailangan na rin po nila ng materials dun, tulad ng CSB tsaka buhangin. So order din po tayo. So let's go. Kagabitin po lang natin si ayan, si Senki. Ayan, let's go. Ayan, let's go. Sa ano muna tayo? Sa San Simon. San Simon project. Yun o. Thank you kay Tita Shirley. Naalis na ako. Tita Shirley, kapatid po ni Nana yun, ni Apo Leleng, nagbakasyon dito sa atin. Let's go. Ayan na, nagpagas lang po tayo. Last time pala, chinese oil natin si Senki. Ayan na, marami po nag-comment yung langis na ginamit natin. Isa medyo ano lang, low quality lang po yun. Hindi naman yung mamahalin. Naghahanap po ako dito sa amin, wala akong nakita. So no choice tayo. Kaya yung ano na lang yung nabili ko, yung medyo hindi magandang klase. So next change oil lang natin na lang mga boss. So doon ako na lang papalitan yung bibili tayo ng magandang klase langis tulad ng motul. Ang previous na nilalagay po kasi dito is a motul. Nasa 1,000 mahigit ang isang litro. So yung 4 na litro, nasa 4,000 na po yun. Motul na full synthetic. Meron naman po tayong nakalaan na budget para dun, para dito sa maintenance ng motor. Tulad ng pag-re-registro. Yan, malapit na rin po mapaso-registro nito. So kailangan na rin i-registro. Hanggang ano lang po to, hanggang July, so kailangan natin magpa-register uli. Ayan. Ayan, let's go. San Simon. Dito na po tayo. San Simon project. Yun. Patapos na to tayo, no? Patapos na. Tapos sa flat test. Mabos, patapos na to. Tapos sa pagka okay na, ipa-flat test natin para malaman natin kung merong leak bago po natin applyan or installan ng tiles to. Flat test. Ano? Wow. Yes. Yan na itong asphalt membrane mga boss, ano na to, lifetime. Yan, pagka po kasi ang disadvantage ng cementitious waterproofing, may possible na mag-crack kahit na wala siyang leak. For example, lumindol, nag-crack yung concrete, yun pong cementitious waterproofing, minsan na ang inaano din na umihiwalay din or sumasama sa crack. Pero ito, yan hindi po yan. Kahit na mag-crack yung concrete dyan,
yung asphalt membrane, hindi po madadama yan. So yeah, mas maganda to, mas mas advisable. Medyo pricey pero less naman yung stress nyo pagka ganito yung waterproofing nyo, lalo na sa roof deck. Ayan, kaya kami sinigurado na po namin na iwasan natin yung sa ibaba, for example, tapos na yung ceiling natin, tapos biglang tumulo. So ano po yun, ang tawag dito, stress sa may-ari syempre. At the same time, sa amin din, sa katulad kong contractor, pagka tumulo, syempre back job po yun. So yun po yung iniiwasan natin. Medyo pricey siya pero sigurado naman, sure. Tapos yung ano nito, yung warranty po nito, tulad na sabi ko dati sa ating vlog, ang warranty nito kay Sir Michael is 10 years warranty. Ayan, tsaka installer natin, no? Veteranong-veterano. Si Kuya Nestor ba? Kuya, no? Kuya Nestor, ayan, from Venezuela. Yun po yung kanilang trabaho. Asphalt membrane. Tapos nilagay na sa ibaba, no? Tapos basta rin ba? I-plug test muna. Siguro, ilan pwedeng i-plug test to, kuya? Dito sa Lunes siguro. Lunes, plug test. Ano ito, so buhay dito, sir, lahat o. Ha? Buhay ito lahat. Ayan, buhay ito. Yan. O, tsaka ito, buhay ito. Balsam po naman ito, Bren. Oo. Kaya nandun sa labas. Dapat kulong-kulongin to. Ha? Kulong-kulongin. Kasi malalim dito eh. Nandang yung tubig dito, puno na dyan. Oh, wala pa tubig. Malalim dito, no? Oo. Eh, gawin ng dalawang ano? Dalawang parte. Ayan, sa ibaba na lang. Balik ko lang yung materialis nyo, kuya, no? Ang darating si Sir Michael. Dadala pa po ng materialis para dito sa ibaba naman. Ayan, sa ibaba. Medyo maluwang-luwang. Mas maluwang po yung ibaba kaysa dito. Ilang roll yung naubos dito, kuya? Yung? Ilang roll ng lahat? Membrane? Lahat? Oo. Ano? Bale... Dito sa taas lang? 13. Dito sa taas? 13. May natirang dalawa doon eh. 15 dala namin. Mas maluwang yung sa baba dito. Mas maluwang yung sa baba. Eh, kanon, paikot yun eh. Paikot. Ay, hindi. Parang ano, parang parehas lang yata. Kasi dadagdag to eh. Yung nakain ito, parang napunta doon sa tabi. Oo. Parang ito, kasi hindi naman natin may lalatagan yung kita eh. Oo. Kaya sabi ko, magdala na lang siya ng kahit sampu. Tapos mayroon pa rin natin ang dalawa. Yung mga itong-ito, mga gagamit naman ito. Eh no, nandito na si Sir Michael. Good morning. Happy Holy Week. Oo nga. Boss, check na ni Boss Michael yung trabaho ng mga bata niya. Oh, kaya mo na i-deliver ngayon, ano, sir? Oh, kaya, pwede na. Ito, ako nakapag-iwan ng bayan dyan. Ano ang masasabi mo ba sa trabaho ng mga bata natin? Guys ba? Sa tingin mo naman, siguro. Sa tingin good job ko, naman, good siguro. Siyempre, gagawin natin yung tama. Oh, kasi binabayaran din po tayo ng tama. Kailangan, suklihan din natin ng... Masigit pa. Ano, sir? Ano po? Waterproofing eh, mga boss, si Boss Michael. Opo, madayo sa San Simons. Sinubok yung ano, quality. Oo. Ayan. Bale, sa Monday na natin na ito, boss, no? I-flood test, no? Ay, hanggang bukas na lang kasi para din ma-monitor natin. May tao dito. Ma-check yung mga may naging leak, if ever. Ayan na, may dala materyales si Boss Michael, oh. Yes, para dito sa ano, mga boss, sa balcony. Ibali sa mobra. Huwag lang magkulang, oh. Magkulang. Stack natin yung materyales dyan. Bale, ano sir, no? Yung tawag ito? 3 siya ibaba, oh? Oo. Bigay, iba yung tatlo. Sa sobra na yan.
Di ba na sumobra? Apo, huwag lang kumula. Oo. Oh. Para yung trabaho, hindi bitin. Para yung... Meron pa kang waterproofing sa farm. Ayan, paalis na si Sir Michael. Boss, salamat. Salamat, Sir Rick. Sir Rick Vlad, maraming salamat po. Ayan, yung po mga gusto mag-inquire sa kanya about sa waterproofing. Waterproofing asphalt membrane. Sir, ingat ha. Thank you. And maya-maya po, alis din tayo. Diretso tayo sa Magalang project. Pala dito pala, mayroon tayo naging problema dito sa ating stainless installation. Yung aming gauge ng ating argon is nasira. Ito napalitan na po ito. Kung mapapansin nyo, sa last vlog natin, yung mga pinagtanggalan natin dito, bumakat. So ngayon, napag-decision namin o napagkasunduan namin ni Kuya Herman na palitan na lang para malinis sa yan. Palitan na po ito. Galing ginawa natin dito, pinutong natin yung dati. Tapos pinutong natin yung bago. Ayan. Meron naman siyang cap, so hindi naman siya makikita. Meron siya yan. Malinis yung welding dahil nga ginagamit natin dyan isa ito. Re-weld. Tapos yung nasira dito isa ito. Itong gauge natin mga boss, nag-leak. Nag-leak siya. So nabasag ito muna niya. Itong kanyang pinaka-lock. Ayan. Wala kami makita dito, so order po kami sa online. Siguro by Monday na yung balik ng ating welder si Paren Ruel. Kaya pala siguro madaling maubos yung argon dahil may leak. Ito po yung argon natin. Argon. Ayan, nag-umpisa na po nila dito sa ibaba. Tapos finish na rin dito. Nag-linis na sila kuya. Sa taas. Mas maluwang na po yung sa taas na waterproofing nila kasi ang balak lang namin noon dito is hanggang doon lang sa may binuhusan natin. Pero yun nga, pinapalitan na rin ni Kuya Herman to. So pati ito, kung yari na to, pina-waterproofing na rin po natin. Dapat hanggang dito lang tayo. And from here, so yun yung nadagdag. So mas maluwang itong sa taas nito na iwa-waterproofing nila compare dito. Ayan. Okay na po ito. So sa Monday na namin ipa-flood test to. Ayan daw. Tapos pagka na-flood test na 2 to 3 days observa natin. Pagka no leak, wala nang leak, so the drain, so pwede na po tayong maglatag ng tiles. Layout, siyempre pinaka-importante dito yung layout. Dapat na makuha natin na ma-perfect yung slope dito yan sa mga floor drain natin para walang panding. Yan mga floor drain natin mga boss, ang ginabit namin dito is Atlanta yung 2x4 na PVC. Mapapansin nyo, ano siya, square siya o rectangle siya, para siyang tubular. Sa stainless railing, tempered glass yung kanyang pinaka-siding. Ang ganda nito pagka natapos, oh. Ganda ng tumambay, ang laki nitong area. More or less nasa 100 square meter to itong area na to, itong roof deck. Tapos balak ni Kuya Herman na gawing kwarto lang tong pinaka ano dito, sina. Tapos dito kami maglalagay na lababo. Ito, gagawing room na lang po to. Tapos na lababo dito. Lababo, tapos meron naman siyang CR dito. Di na bababa yung ano dito, tao dito. Kung sakali man may CR na dyan, lababo dito. Dati pong plant box yan. Tapos doon may plant box din dyan. Tsaka dyan. So tinanggal natin yun. Ito gagawin natin yan to. Lababo. Okay na.
Ayan na, mga boss, alis na tayo. Takbo naman po tayo ng Magalang. Magalang project. Sa NLEX dumaan, tapos sa exit po tayo ng Angeles exit. Angeles exit. Dito na po tayo sa Magalang project. Halos sa simula San Simon hanggang dito, siguro mga nasa 30 minutes ang biyahe. Ayun, oh. Ayun, mga boss, oh. Tapos makompleto na po yung plint beam. Nakapagasita na rin sila ng wall. Ngayon nakita yung kanyang luwang nyo. Ito yung abang para sa lanay. 90 square meter po yan. Luwang, oh. Ito po yung magiging living. Tapos dito kitchen, ay kind of dining kitchen. Dito yung lababo. Tapos dito yung magiging access dito sa dirty kitchen. Makakapintuan tayo dito, sliding. Dito CR po yan. CR magiging sintada natin dito. Yung partition nito CR sa 4 inch or 4 hollow blocks sa partition. Dito sa buong bahay 5. Dito tayo sa farm. Sa farm ni Kuya Jay. Lipin natin yung gumagawa ng lop. Pigeon lop, you know. Ano ron? Eskama? Kain tayo. Marami-rami tayo. Wala mo yan. Parang piyesta kayo dahil sarili-sariling baon sila. Oo. Oh, pinaka masarap yung kay parin. Sayote. 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 Tapos si Aaron man. Minudo. Minudo. Pati masarap po. Tilapia. 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 Yepoy. Ayan boss. Marami-lang kain. Bagay lang matchindi niya. Oo. Si Daing. Alam kang umalis sa inyo, no? Hindi na to, asado. Ano yung minudo ba to, asado? Pachamba-chamba, yung kung anong ano yun. Pachamba-chamba. Sige, kain na kayo. Kaya ba? Bayabas na lang sa akin. Ito, kanin. Ano yung kutsara, no? Yan mga boss, okay na. Balik trabaho, launa na. Umaangat na, umaangat. Tapos pagkatapos natin dito, silipin natin yung sa may Arayat project. Dito alas na kompleto na po yung kanilang plain view. So yun na lang partition dun sa may kwarto, yung pinaka walking closet, tsaka yung CR. Ani wall putting pa panila yun. Wall putting. Ayan na mga boss, iwanan natin sila. Diretso naman tayo sa Arayat.
Narayan project eh, malapit na siyang umangat. Halos makompleto na po yung kanilang glint beam. So hanggang bukas na lang po kami. Yung ating bakasyon medyo mahaba-haba, long weekend. Webes, Biyernes, Sabado, tsaka Linggo. Let's go! Narayan naman tayo. Narito na po tayo sa Riot. So ito na po yung grab. Buhangin na in-order ko kanina. Ayan dito, halos yung isang dump truck dito mga boss, paubos na rin. Ayan, order tayo ng pangalawang dump truck na po yan ng buhangin. Halos nasa 11 cubic meter po yan, 11 to 12 cubic. Ayan, makakatipid tayo kung yan dump truck kesa sa elf lang in order natin. Halos kasi atumbas kasi ng isang elf, halos sa anim yata niyan. You know. Pet na rin, tapos nakapagasinta na sila doon sa wall doon. Alas yung pundo, wala tayong bintana ron, tsaka rito. Likod tsaka harapan lang yung bintana natin. Yes. Puri dito, mahangin. Mainit, pero mahangin naman. Hindi ganun kainit. Humahangin di sa presko, hindi katulad ng mga boss yung pong mainit na tapos wala pang hangin, parang nakakapangilabot sa pagrandom sa katawan pagka ganun, tapos nakabalot ka pa, naka long sleeve na tulad niya, naka pantalon tapos walang hangin. Mainit na dito, mahangin naman po. Yun no, pauwi na tayo. May mga nagpipinitensya siya.